Alright mga kaibigan, Silver Voice TV. Mga fake news na kangkong vlogger, nagsikambyuhan lahat mga kaibigan. So, before nga po magsalita ni Naoya Inoue, wala pong ibang nagsasalita ng katotohanan kundi po, you know, ang inyong lingkod kung saan atin pong nilalahad ang mga napapag-usapan ni Sir Sean Gibbons at ni Mr. Honda ng Taken Promotions na wala nga po sa radar at plano ng kampo ni Inoue itong si Casimero. Pero before Inoue stating that, you know, ayaw na niyang labanan si Casimero, hindi pala siya magaling, yung mga ganon. Prior to that, ang laman po lagi ng mga content ng mga fake news kangkong vloggers is, abangan nyo guys, ito na talaga. Guys, abangan nyo next year na. Meron pang po si Jason na mandatory is waving daw. Okay, mandatory is waving. Yan po yung talagang nakikita po natin na nililigaw po at wala talagang alam at ano lang po, no, pinapasakay lamang kayo boxing fans. Ngayon ganito, sinabi po ni Sir Sean Gibbons fresh from the WBO convention na kung sino man ang manalo sa Inoue versus Tapales, wala pong magiging mandatory challenger for 18 months. That's almost 2 years. Okay? Alright, so ano yung sinasabi niyong mandatory? Ano yung sinasabi ni Jason na mandatory? Okay, mandatory, hindi nga kayo magkalaban ng title eliminator, magmamandatory pa. At kung magmamandatory, bibilang kayo ng halos 2 taon. Ilang taon na siya noon? 37? Hindi po ba? Asan ngayon yung nagsasabi na, hindi naman mandatory yung sinasabi namin. Pero mandatory yung sinasabi ni Jason Casimero. Di ba? At ngayon, hindi daw ano, kumbaga parang siguro hindi man lang maibigkas, siguro ibig nilang ipakiwari, choice defense. Pero nung sinabi na ni Naoya Inoue couple of days ago na wala na akong interest labanan si Casimero, hindi naman pala siya magaling. Dahil si Naoya Inoue po, he only wants opponents na talaga nga pong makakapagpataas ng level niya at makakapaghatid sa kanya dun sa legend level like Manny Pacquiao, Floyd Mayweather, yung legends. Kasi so far, Inoue is remarkable pero hindi pa siya maituturing na legend ng boxing. Hindi ho ba? Ngayon, mayroong mga kangkong vloggers na nagmamarunong sa live, halimbawa nila Pau, and then nagigisa ng mga legits, kagaya nila Sir James Yas, at mayroong mga iba nagpapanggap. Ako, ganito ko, parang he's speaking on behalf of team ganito, team Casimero ganyan. And then nung in-interrogate nila Sir JMC Asat, ano ba ang iyong posisyon? Ano ka ba? Ako yung kumanta ng ano, ng intro. Easy Meal, Eminem, they sang in the intro. Eminem sang in the intro of Crawford. It doesn't made him an instant Team Crawford. Nung nasukul na, hindi naman pala ako team. Hindi naman pala mga members ng team, legitimate members ng team, bakit mga nagmamarunong? Diba? Maka daupang palad lang, magpipiling na ng mga taga-boxing. Yan po mga kaibigan, dyan kayo mag-iingat. Dahil yan po mga nagliligaw ng impormasyon. O ngayon, na sinabi na ni Inoue, tila baga sinigundahan niya yung mga impormasyon na galing sa amin. Ngayon, yung mga kangkong vlogger, nagkambiwan lahat from, guys, ito na, lalabanan na ni Diyos-Diyosa nilang kangkong si Inoue to, guys, wala, nagdadahilan na naman si Inoue. Let me ask you this. What would be the bargaining chip of Casimero to, you know, to make Inoue be interested fighting him? Meron ba siyang perang milyong dolyar na may offer? Wala. Diba? Puro nga mga pipitsugin lang nakukuha nila . Number two, meron ba siyang world title na may offer to force Inoue to fight him to get his title? Meron ba? Wala. Wala din. Diba? Yung sinasabing mandatory, it will be after 18 months, whoever will be the winner of Inoue versus Tapales. And hindi pa dun yun. Before you can be considered as the mandatory challenger, you need to fight in a world title eliminator. Kung dun sa mga pipitsugin boksingero, mantataho, mambabalot, yung nakagaan, taxi driver, hindi ka na umuubra.
Paano pa kaya sa mga top-notch super bantamweights kagaya nila Sam Goodman? Nako, magugulpi ka dyan. Sila Riz Alim, sila Neri. Di ba? Wala na. Eh, ngayon, yung interview ni Pao Salud gahapon, agree ako doon, ano ho, yung meron siyang Japanese na kasama eh. Sabi ng Japanese na kasama niya, ito pong si Casimero, tingin niya ang pinaka-maximum weight division niya ay bantamweight, ano ho. Dahil sa super bantamweight daw ho, sabi nung Japanese, parang hindi na niya ma-carry yung kanyang lakas or hindi na nire-respeto ng mga natural super bantamweight fighters yung kanyang lakas, which is true. Just imagine Uguni coming out from retirement, trainer na lang ngayon, hindi malakas. Pinapagpag lang yung suntok niya, winawas-iwas lang. Yung Afrikano, hindi nire-respeto yung lakas niya. How much more yung mga highly ranked super bantamweights? So, I think, man, they're just doing this for hype. Yung mga latak na lang ng hype na makukuha pa while still doing boxing. Pero, tingin ko, no? Wala na. It's over. Siguro, bawi na lang next live. Kung merong ano. But, anyway. So, yan, mga kaibigan, na ingat pa rin kayo. Dahil yung mga kakong vloggers, sumisegue na ngayon, no? Para, i-ano kayo, utuin pa rin. Dalawa kasi yan, eh. May legitimate boxing fans, mayroon lang kang kung fans. Yung kang kung fans, all they want to hear is yung mga BS, mga news kuno, updates kuno na tatang isip lamang. So be careful, each and everyone. Silver Voice TV, magandang gabi.